Yes, welcome to my channel 357 Olive Kitchen. Nandito na naman tayo at magluluto tayo ng French fries sa rice cook ay sa air fryer. Ayan, may patatas ako. Nagayat ko na, nabalatang ko na nagayat. Lalagyan ko ng turmeric. Ayan, some spice. A little bit turmeric. Lalagyan ko din siya ng asin. Cornstarch. Oil. Ayan, manood po kayo sa akin gagawin ito. At napakadali lang at hindi siya ma-oily. Ayan. Yes, kailangan na natin ngayong mag-ingat sa pagkain. Hindi pwede laging tayong naka-deep frying. Ayan. Sa air fryer, okay din naman. Kaso lang, ang kuryente natin. Pag tayo na sa Pilipinas. Ayan. May, ano pa yan? Powder. Garlic powder yun. Garlic powder. Yes, garlic powder, asin, turmeric, then cornstarch, counting cornstarch. Then, magulat ka kung paano ko yun i-shake. Yes. O, pag di-deep fry, marami kang oil na makakain, di ba? Hindi mo na kailangan pumunta ng McDonald's kung may air fryer ka. O pwede din naman sa, yan ilagyan ko ng kaunting oil para lang mag-moist siya. Yes, tapos medyo basa-basa. Ayan. Yan ang pag-shake, shake. Hindi na kailangan haluin mo ng kamay o ng kutsara. Shake mo lang siya. O, di ba? O, madali lang. O, see? Yan, ganyan lang. Then, lalagay natin sa air fryer ng 170 degrees. 10 minutes. And 10 minutes, bali 20 minutes. Walang iluluto sa air fryer sa 170 degrees. Yes. Yan, ready na siya para ilagay natin sa air fryer. Marinate na ng gusto. Shake-shake na. Kaso lumapat na yung lasa niyan. Then, ilalagay natin sa air fryer. Sa 170. Ang apoy niya. Then, yan na. Itaktak ko lang sa loob ng air fryer. Then, and then, isit ko ng 10 minutes. Then, after that, 10 minutes. Ayan, balik na rin naman natin. Halu-haluin pala natin. O, diba? Then, 10 minutes ulit. Ganyan lang ako magluto sa aming French fries. Yes. Direct na yun. Wala nang patuyo-tuyo pa kung ano-ano pa. Direct na yun sa air fryer. O, diba? Crispy. One crispy. Kain agad pagkaluto sa air fryer. Save ka sa mantika at sa kolesterol. Yan. Hindi naman kolesterol ang ating kakainin. Ayan. Let's go. O, diba? Ang ganda ng luto. Makrispy din naman siya. Basta pagka ang French fries, pagka luto, kainin mo agad, crispy pa siya. Pero pag i-ano mo na dyan, di na siya magiging crispy. Yes. E pag oily talaga, makrispy talaga yun. Pag i-deep fry mo siya, kunti ko pang ano. Nilagyan ko ng spicy. Yes, nilagyan ko ng Japanese spicy and chili. Ayan, luto na ang ating French fries at pwede ko nang ihain sa aking mga amo. Thank you sa panonood at kung di ka pa subscribe sa aking channel 357 Olive Kitchen, huwag ka nang subscribe ka na and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga upload na video. Yes, thank you so much sa panonood. Bye-bye!